So ayun, dito tayo sa ano, sa EPAN na tinatawag sa EPAN. Ito yung documents na sinisend pag papunta yung barko nyo sa Singapore. Ito yung isang document sa kailangan ngayon. Pinapadala to sa inyo ng ahente, tapos kailangan yung maibalik sa kanila bago prior arrival 24 hours before. Para sa dami ba naman ng ano ng barko na dumadaan sa Singapore para maaga kayong ma-report doon. Itong EPAN, ang meaning ng EPAN na to is electronic pre-arrival notification. Ito yung sinisend ng ahente sa inyo tapos kailangan yung ma-send pabalik sa kanila. Yan nga sa sinabi ko kanina, 24 hours bago dumating yung barko. Pero kung yung barko nyo ay mas malapit sa Singapore at hindi kayo makakabiyahe ng hindi naman naabot yung steaming time nyo ng 24 hours, ang requirements nila dyan, pagkaalis nyo sa puerto na yon, kailangan ma-send nyo agad sa kanila. Balik, sabihin mabilisan. So ngayon, pupunta na natin kung ano tong EPAN na to, kung ano yung itsura nito, at kung paano ito i-fill out. Ano? So let's go, punta na natin. Tingnan muna natin kung ano yung itsura ng EPAN na to. Ayun. Itong EPAN na to, ganito yung itsura niyan. Sundan nyo na lang yung mouse ulit para para hindi kayo malito sa video. Ito yung EPAN na tinatawag. Ganitong itsura niyan, isi-send nila kay Kapitan to, tapos ipapasa ni Kapitan sa kay 3rdmate o kung sino mang official ang assign sa mga port documents. Ngayon, pag binuksan natin to, ito yung magiging itsura niyan pag binuksan natin. Yan. Ayan talaga yan. Huwag na kayo maghanap ng iba. Ayan talaga yung itsura ng EPAN na tinatawag. Ayan. So, ang nasa taas nito, ayan, ito yung instruction nila. Unang instruction nila, itong form na daw ito ay will take 10 minutes to complete. And lahat ng may asterisk, ayan, lahat ng may asterisk, kailangan mandatory na kailangan ma-fill out, no? Ngayon, ito yung mga mga kailangan yung i-fill out, particular number ko, particular of the ship, and contact details, arrival, voyage information, security related information, tsaka declaration. Ayan lang. Apat pero marami yan kung titingnan nyo dito sa baba. Ito yung unang mga instruction pa lang dito. Ayan, cargo ship. 500 gross tonnage and above. Passenger ship including high speed passenger craft. Ayan. Mobile offshore unit, including mobile offshore drilling unit. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat makomplete na tong form at least 24 hours before arrival into Singapore. Hindi naman na pag malapit lang naman ang puerto niya sa Singapore, yung 24 steaming time hindi abot ng 24 hours, shall immediately on departure from such port complete this form and email to. Ito yung email na papadala nyo. Bago kayo dumating sa Singapore, may padala nyo na sa email na to, itong EPAN na to. So yan, mandatory itong may mga asterisk. As I've said kanina, i-fill out nyo lang to. Yan. Ang ano lang naman dito ay imo number, pangalan ng barko. Mamaya sa baba, may instruction dito naman sa baba. Susundan nyo lang yung instruction. Paano siya isi-save at kung paano siya papadala. Ayan. Save, at saka, mamaya explain ko na lang ito mamaya. Final save, save, at saka load. Mamaya, explain ko yan. Dito muna tayo sa pag-fill out nito. Ayan. Mga sample lang to dito. Pinanglalagyan ko na pa ng example. Mga example lang yan. Para lang mapabilis. Ayan. Yung arrival graph nyo, yung call sign, amusop number, gross tonnage ng barko. Yan lang naman i-fill out nyo eh. Yan, CSO nyo, pangalan ng owner, agent, pangalan ng agent sa Singapore, contact number ng agent, email address. Ayan, tapos ka na dito sa Lars. Dito ka naman sa arrival, voyage information.
Ayan, itong isa, ships arriving from kung saan kayo manggagaling. Kung saan kayo manggagaling pag papunta kayo Singapore. So, sabihin natin westbound kayo. Ayan, lagyan natin westbound. Sample lang ha. Tapos, itong port facility information kung saan kayo pupunta, anong port information niyo sa Singapore, kung saan kayo pupunta. Sample lang, pupunta kayo ng East Boarding Ground Bravo. Ano? Sample lang yan, lagay natin. So, doon kayo, example lang, gagay mo bang kiring kukuha ng supply o kung ano pang ano nyo, gagawin nyo. Ayan, expected time of arrival. Ayan, expected time of arrival. Example lang din yan. Sundan nyo na lang yung format. May instruction naman dito. Hindi kayo mahirapan. May instruction kayo dito. Pumili pa lang kayo dito ng facility. Ayan. Marami pagpipilian yan. Ayan. Example lang itong ano. Dito tayo sa East Boarding Ground Travel. Tapos ito na. Yung sinasabi ko kanina, yung purpose of call. Kung anong purpose is Singapore. Halimbawa, may crew change kayo. Check nyo itong embarking crew passengers. Taking bunkers at saka taking ship supply. Example lang din yan. Itong expected time of arrival at departure to ay magkasunod. Ito naman, general description of cargo on board. Kung ano yung kargada nyo na dala. Yan. Example lang to, column. Example natin. Tapos, kung nagdadala kayo ng dangerous goods. Ayan. Example lang, wala kayong dalang dangerous goods. Ayan. So lang. Ang pangatlo, security related information. Ayan, dito, kung anong security level ng barko ngayon, binatin security level 1 lang. Tapos, ito na, yung last 10 port of calls. And sample lang to, naglagay ako ng sample dito, 10 port of call nyo, yung pinaka-latest. Tapos, kung anong security level nila dito sa kanan. And sample lang yan. Bawa, security level lang lahat. Security level 1 lang lahat. Sample lang. Yan. Ganyan lang naman yan. Tapos ito, tinatanong dito kung may ship-to-ship activity during flight period. Ayan. Yung ilalagay yung pinaka, mauna pinaka latest. Ayan. Sample lang. Ilagay lang tayo para mamaya masave natin. Ayan. Tanong dito, does the ship have any private contracted security personnel on board? Example lang to, wala. Do the ship have any refugee? Yeah, example lang, wala. Ayan, ang pang-apat, yung last na declaration na to. Ayan, the ship carrying arms or ammunition on board? Sabihin lang natin, wala. Example. Pag meron, lagay mo lang dito, specify mo lang dito, quantity, at saka kung anong klase yan. Does the ship have strong room? Bilhin natin, wala. Ito, mga mandatory certificates. Itatanong nila kung nadadala kayo ng mga valid mandatory certificates. Ayan, lagay lang ako example dito. Ayan, mga certificates lang yan. Tapos dito na tayo sa Ballast Water Management Convention. Nahaba na kasi video natin. Ayun, lagyan mo lang, example lang to, lagyan lang natin ng no. Ito kay moron kay chief mate na itong mga tanong na to. Pwede kayo mag-consult ng chief mate kung ano, langanin kayo. Tapos ito kung anong sulfur limit ng fuel nyo pagdating nyo doon. Yan, example lang to. Tapos ito, ang declaration, pangalan, position ng kung saan nyo to i-fill out, saan kayo nag-fill out nito, position nya. Ayun. Ito na yung pang last na. Ito yung instruction paano siya i-final save o ipapasa na siya sa submit. Kung mayroon kayong babaguhin, itong pangalawa, save data. I-save nyo muna siya. I-save nyo lang muna kung mayroon pa kayong babaguhin, hindi pa kayo tapos. Sample lang.
save nyo lang muna siya dito. Huwag nyo muna dito sa final save para mabago nyo pa. Kasi pag final save nyo na, hindi nyo na mababago yun. Tapos, itong dulo, itong ano, iluload nyo to. Kung halimbawa, pagkatapos nyo, isave lang muna siya, may babaguhin kayo, dito nyo siya, iluload ulit, babalik. Kung may babaguhin na kayo. Example natin, isave muna natin siya. Halimbawa, may babaguhin tayo. Ayan, pressing natin yung, ay silik lang natin ang folder kung saan natin siya isave. Halimbawa, dito sa, example lang to. Lagay ko lang siya dito sa may mga thumbnail ko. Ayan. Ang instruction dito, pag sinave mo siya, meron siyang the file must end with ganito, that. Ayan. Lagyan mo siya ng that. Ayan. Parang extension niya. Kasi hindi siya tatanggapin masave pag wala siyang ganyan. Ayan. Mamaya dito sa final save, ganun din. Ang sa kanya naman is .xml. Dapat may ganito extension siya sa file name niya. Ayan. Try natin i-save to. I-save pala. Sorry. Ayan. Na-save na siya. Titingnan natin ngayon kung hindi siya ano. Kung nandun siya. Example, tingnan natin dito kung nandito siya. Thumbnail. Ayan, nandito siya. Ito na yung file na yon. Ayan. So, balik tayo dito. Sa EPAN natin. Ayan. Pag gusto mong may babaguhin ka naman ulit, mag-browse ka lang, hanapin mo kung saan mo sinave yun. Dito natin sinave yun. Ayan. Open mo lang. Ayan. Naload na ulit siya. Nandito na ulit. Ayan. Dito na siya. Ngayon, kung tapos ka na lahat, papasa nyo na, sabihin mo na kay Kapitan Sir, okay na lahat. Pwede na to ipasa. So, final save mo na. Tapos sasabihin mo yung location kung saan mo nilagay kasi ipapadala niya sa email. Ayun, ganun pa rin ang pag final save. Select ng folder. Saan mo siya isa-save. Halimbawa, doon pa rin. May thumbnail. Yun. Lalagyan mo siya dito ng ang instruction niya ay .xml. Ayan. .xml. Para ma-final save mo siya. Pag final save mo na, hindi mo na mababago yan, papadala na ni Kapitan yan doon sa, ano, ayan, maglalagay pala siya ng ano, pag final save mo siya, tapos may kulang ka, mag-ano yan, mag-notify yan sa'yo na hindi tama yung pagkalagay mo, pwede mo siyang balikan, ayusin, tapos bago may final save. Ayan, sige, yan lang muna. Pagka na-final save mo na, papadala niyo ni Kapitan yan sa agent niyo. So, yun. Maraming salamat ng marami. Maraming salamat at mag-subscribe kayo kasi marami pa tayong na video i-upload doon sa about sa mga port documents. At saka isama ko na rin yung mga drills, trainings, mga gagawin. Subscribe lang kayo. Maraming salamat.